Hi guys! Good morning! So ngayon, gumagayak na naman tayo. Hindi tayo papunta ng school ha, kundi meron tayong pupuntahang volunteer opportunity. So for 3 hours, morning, so 9 to 12 yun, mag-volunteer muna tayo somewhere. So makikita nyo and malalaman nyo in a while. And then after that, pupunta ako ng SAIT para sa 1 to 3 class ko. Pero since ito ay bago sa akin yung ipag-volunteer ko, hindi ko pa alam kung saan talaga yon. It's somewhere part ng downtown. So, after ko sumakay nung usual bus ko dito, may bago akong sasakyan, which is bus 3. And hindi ko pa alam kung nasan yon. Pero, syempre, meron naman tayong mga katulong na apps, katulad ng Google Maps, and then yung Calgary Transit app, para malaman kung saan natin hahanapin yung bus na yon. So, sana hindi tayo maligaw, and I still have ample of time naman para hanapin kung nasaan yung building na yon. So, siya nga pala guys, ayan, kaya tayo balot na balot ngayon dahil minus 11 ngayon. So, double digit na negative tayo. Kaya, syempre dapat protected sa labas and magko-commute. Kasi last year naman, naranasan ko yung mga minus 20, minus 30. Pero kasi lumalabas ako sa work ko noon na Nordstrom, which is 5 minutes walk lang. So, ngayon matatagalan tayo or matatagalan yung exposure natin sa labas. So, dapat, yan, fully protected tayo. So, 3 layers ako. Meron akong heat tech and then itong sweatshirt, and then itong jacket. Itong jacket ko, may mga nanghihingi pa pala ng review. So, mga nagko-comment kung okay ba talaga itong super puff ng Aritzia. So, best siya sa minus 30 weather. So, yun yung nasa description nila, sa tag nila. Pero, hindi ko pa magawa ng review kasi nga, ito yung mga maximum as of the moment ay nasa minus 11 pa lang yung nare-reach. So, later on, diba, tingnan natin kung comforting pa o nagbibigay talaga ng warmth itong super puff kapag nasa minus 20, minus 30 na yung weather dito sa Calgary. Ayan. Nakalabas na naman tayo. And, yan, ang ganda ng panahon. Yan, hindi makulimlim, no? Nakikita ko pa rin yung bluish sky. And then, yan, no? Meron pang ray of violet or reddish na kung ano man. So, ano pala ngayon? Magi 8 a.m. Ang duty ko naman yan, duty ko sa volunteer na yun is 9 a.m. So, magbo-volunteer nga pala ako sa Pro Bono Law Alberta. So, yun yung Calgary Legal Aid Clinic dito. So, somewhere in downtown yung office nila. And, meron kasi silang big event. Yan. Yan, ino-offer pala yung free legal services on December 12. Wow! Yan, gaganapin yun sa Calgary Public Library. Kaya, we are here to assist yung mga gusto magpa-book or magpa-appointment. Kasi you're gonna have free 30 minutes ng consultation sa lawyer. So, dito kasi, mahal ang bayad sa lawyer and tumatakbo yung metro mo per hour. So, samantalahin nyo na guys, if nandito kayo sa Calgary and you have legal problems relating to family law, yan. If you have issues sa asawa ninyo or spousal support, yan, you have free 30 minutes consultation. So, aside doon, immigration law. So, if you have issues sa mga papel nyo sa pag-immigrate nyo dito sa Canada, you can also book na free consultation. So, aside from that, civil litigation, ano pa ba? Yan, landlord-tenant issues. So, kung meron kayong legal problems against the landlord nyo, yan, you can also seize the opportunity na magpa-legal advice for free. And then, another issue na pwede nyong ilapit ay about matters affecting your employment. Yan, if you have issues regarding your employer, yan, you can also book a consultation. So, kami yung nag-handle ng calls. Tuturuan pa lang ako kasi first day ko pa lang ng volunteer ngayon. Okay? So, ito na yung bus stop. So, anyway, naka-gloves tayo kasi medyo malamig. Pag nagdo-double digit na negative, gloves tayo. And,
yung volunteer opportunity, since ito nga ay volunteer, wala tayong sasahurin doon. So, ang binuko or binolunteer ko na hours ay more than 20 hours, ganyan. But less than 30. Kasi until next week lang yon. And the event or yung free legal aid na gagawin ng mga volunteer lawyers ay already on December 12. So ngayon, magpipick up lang kami ng calls and ibubook yung mga problems or legal concerns na nakuha namin through the calls ng people here in Calgary. So tingnan nyo naman to, guys. Ito, frozen na. Frozen. Ang lamig ngayon. Kaya buti na lang nag-lapse din tayo. Yan. Wait na lang tayo ng bus for 2 minutes. A few inches later. Ay, grabe. Naligaw-ligaw tayo, Diyos ko. Kasi binaba ako sa bus stop na closed or hindi nag-exist as of now. Kasi ang daming construction works sa downtown. So, yan. Naligaw-ligaw ako. And, yan. Ito ngayon, naghahabol ako ng oras. Nandun na si Sam, yung kaklase ko. Nag-volunteer din siya. So, yan. Saktong-sakto yung dating ko 9. Kaya bilisan ko na lang din. Grabe. Grabe talaga. Nako, ako yung taong ligawin. Tapos niligaw pa ng maps kasi binaba pa ako sa bus stop na may ginagawang construction work. Ay, Diyos ko. Several song-filled hours later. Ayan, nandito kami sa Pro Bono Law Alberta at pauwi na kami actually. So, ito ang office. Office namin. Wow. Board meeting room. Board wow, yan na si Madam. Oh, si Madam. Pinay din, kaya at home tayo. Pro bono. Yes. So, ito yan, oh. Valued partner in fostering pro bono contributions sa Alberta. Okay, so we're leaving na dahil may klase kami ng one. Balik sa seat. Yes. Marami ditong kainan at inuman. So dito sila nagsha-shot. So dito sila nagiinuman. Alam niyo naman yung mga nightlife, marami yan dito. So balik muna tayo sa school. And di pa kami nagla-lunch. So mga alas 3 pa kami kakain dahil magpapa-buffet si Koya. Waiting for the train. 1 minute, pero ayan na siya. Kitang-kita na. So, maaga kami makakarating. 12:18 pa lang. This train, Tuscany. Yan! Nandito na tayo sa seat. So, aga namin. Oo, oh, aga namin kasi nag-volunteer nga kami kaninang umaga. So, anong ginawa mo kanina? Wala. Hindi, siya yung nasa sa receiving. So, tumatanggap siya ng mga incoming calls. Ako naman, outgoing. So, ako yung tumatawag sa mga nasa list. If ever, yan, magpapabook sila ng appointment for the intake or legal aid, free service, yan, ganyan. So, yun nga pala, no, ipopromote na rin namin kasi gusto rin namin makatulong sa mga kababayan na nandito lalo sa Calgary. So, kung meron kayong mga legal concerns or issues relating to immigration, landlord tenancy, employer, employee issues, ano pa ba? Wills and estates. Tapos family law, civil litigation, yan, book kayo. Yan, book kayo ng appointment. Pwede 'yon online sa website ng Pro Bono Law Alberta or pwede kayong tumawag. Mamaya masaktuhan din na si Sam o ako yung sasagot ng call niyo. Yes. And ito yung number namin, guys. 403-543-541-4804. So take note of that kung nandito kayo sa Calgary or even around Alberta, basta makakapunta kayo ng December 12.
2023 from 9:30 to 3:30. Yan, pwedeng-pwede kayo mag-seek ng free legal aid assistance for 30 minutes yan ha para sa lawyer. So libre yung consultation na yun. At least, 'di ba, magkaroon ng klaro kaklaruhan so yung issue nyo. Just punta kayo doon kasi maraming din nagvo-volunteer na mga lawyers. Yan, maraming Norton Rose Fulbright. Ano pa yung isang law firm? Shorey Law. Yung mga, lalo na sa mga immigration law yun. Yes. So, kung meron kayong mga issues about sa mga immigration papers nyo, pwede kayong mag-consult. It's free. 30 minutes. Yan. Kasi they will assist you kung ano yung mga next steps na pwede nyong gawin. So, yan. Di ba? Kasi ang mahal ng bayad sa lawyer dito. Kaya, samantalahin nyo na, guys. Hundreds of dollars. Like, 600 per hour. So, ito free. 30 minutes. Yung isa nga, nagtatanong kung pwede ma-extend, like, sa kanya 1 hour daw kasi ma-extensive daw yung concern niya. So, it's 30 minutes kasi talaga yung iaalat 30 minutes, you only cater for 30 Oo. Minutes kasi madami ding nagpapa-advise. Limited slots lang to, guys. So, pabook na kayo para secured na yung slot nyo. Although, pwede rin mag-walk-in pero hindi guaranteed. So, di ba, para hindi naman masayang yung punta nyo. Yan, secured na kayo ng appointment or and booking. And then sabihin mo ba sa Calgary Public Library? Yeah, so sa Calgary Public Library yon sa may City Hall. Yan, sa may train station. Makikita nyo maraming banners and flyers doon. Idedirect na lang kayo kung saan room gaganapin. Yung may free legal aid, yan, assistance. Yon. At syempre, yung pag-volunteer namin, walang sahod. Walang sahod. Yes, gratis, super yun. Gratis lang. Thank you and bow. So, syempre, ba't natin ginagawa yung pag-volunteer kung wala namang palang sahod? More of connection, di ba? Oo. Tsaka experience din. Experience and then pampabango sa resume. Yes, yun yung mahalaga, resume. So, yung mga employers din kasi dito, tinitingnan kung ano ba yung mga experience mo, volunteer, works na in-engage mo kasi marami nga talaga ikaw ka-kompetensya dito sa Canada. So, ano ba yung edge mo? So, dapat ito, like volunteer, at least, di ba, may experience ka na compared sa other applicants. So, yun yung makakatulong sa inyong future employment dito sa Canada. And then, at the same time, parang Canadian experience, work experience. Totoo. So, saglit lang naman to, about 2 weeks na in-scatter namin yung duty namin ni Sam. And then yung main event nga is December 12, 9:30 to 3:30. So para sa ating mga kababayan na kailangan ng legal aid assistance, yan. Yung binigay naming number, feel free to call o kaya book an appointment sa website ng Pro Bono Law Alberta. Yes, pbla.ca. Yun ang website. Okay. A few inches later. Hello. Andito kami ngayon sa Asian Buffet. Tingnan nyo naman, nag-open ang Asian Buffet for dinner. Kami ang unang kakain. Diyos ko, ang dami. Tanggalin natin ang self ko. Sige. Dinner. So, after class, dumiretso na kami dito. But since, yan, masyado kaming maaga for dinner. Nagantay pa kami ng about 30 minutes. Pero, at least, diba, lahat bagong ayos. Grabe, nakakatakam. Be, ayan na ang crab mo. Cholesterol mo, be. Diba? So, nanggaling rin kami dito ni Alvin nung Halloween. So, ayan, chicken lumpia. Then, eto ang favorite ko. Favorite namin ni Alvin. So, marami akong kukunin ito. And then, ano pa yun nandito? Ang mga mussels or tahong. And then, additional shrimp. Frozen. Ayan, ito. Sarap. So, if you want veggies here. And then, ano pa ba? So, dito tayo sa dessert. So, marami dito, guys. Parang nakakatuwa dun. Hindi ko alam talaga or hindi ako makapili kung ano yung mas okay. Kung Asian Buffet or A+, but both of them are good naman talaga. Sobrang daming choices. So, feel ko kukuha rin ako ng crab soup. Ayan. Natin!
tingnan natin ang mga nakuha. Okay, second plate. Third plate. Ah, third plate na. So, start na rin ako. Ito, gusto ko to. Nakakatakam na. Ayun guys, tapos na ang aming class. And yeah, I hope nag-enjoy kayo sa aming video for today. So if you like this video, please don't forget to click the thumbs up button. Subscribe na rin kayo if you have not yet subscribed. Yeah. And click na rin the notification button in order for you to get notified of our future uploads. So yeah, we'll see you again. Bye!